So, yun nga guys, meron tayong video ngayon. At yung video natin ngayon ay tungkol pa rin naman sa ating mga alagang ibon. Ngayon, meron tayong magandang balita. At ang magandang balita natin ay ipapakita ko sa inyo. So, ngayon, check muna natin sila. So, ayan sila. Ayan yung unang painakay natin. Yung ibang painakay natin ay wala pa. So, ito papakita ko sa inyo. Laging nasa nest box. So, ibig sabihin, nagpapakain yan mga yan. So, ito rin, lagi nasa nest box. So, ito yung isa nating pares ng Project Latino Opaline. Nang lalabas dyan, puro mga materialis pa lang kasama dito. Ito guys, yung hen, oh, yun, nasa loob. So, ibig sabihin, may something sa loob. At ito, hila pa. Tagal pa. Pares ng ano yan, 8-9 months. Ewan ko ba't di pa sila nagbe-breed. Eh, yung Latino dyan, DNA cock yan. So, itong green opa naman, alam kong hen to kasi, naparisan na to ng ano, ng green ewing na cock. May itlog. Kaso, ewan ko ba't hindi pa nasusundan. Hindi ko rin sila makaitang nagme-mate. So, hindi ko lang alam kung anong nangyayari sa dalawang to. Hindi ko rin masilip yung nest box nila. Kung anong meron na dyan. Pero, nakaraan, nakita ko kasi nesting na yan. So, ayun. Natin na lang, check na lang natin mga susunod na araw kung ano ng mga balita dyan. So, ang balita natin ngayon sa inyo ay ito. Oh, ang balita ko sa inyo guys, lahat ng ating mga itlog dyan, pisa na. So, meron medyo malungkot na ano, dahil walang nag-visual dun sa mga paitlog natin na napumisa. So, abang ulit tayo sa susunod na clutch kung magkaroon lahi ng visual na Latino opaline. Ngayon, may isang mahiwagang nangyari dito sa ating parisan. Dahil, ang ating parisan dito na green pastel tsaka green opa ewing, green opa na split ino parehas ay nagtanak ng blue series na inakay. So, tama ba yun? Possible ba? Eh yun, possible na. Posible na, nangyari na. Na nagkaroon sila ng anak na blue series. Kahit na silang dalawa ay parehas na green series. So, papasin ko sila sa inyo ngayon. Medyo malaki na sila dahil nung mga nakaraang busy tayo, di natin ma-video. Yung saktong pagkita ko dun pa lang sa pagkabasag ng itlog, sa pagkapisa ng itlog. So, dun pa lang nakita ko agad na blue series. Kasi paano mo malalaman blue series? Doon pa lang sa mga balahibo niya, kulay puti. So pag puti yung balahibo niya, sorry ako, ito lang yung alam ko, kung may mali, correct me if I'm wrong na lang po. Message na lang po kayo. So ito papakita ko na sa inyo. So ayan, katok muna tayo. Palabasin muna natin 'yan. Diba, pare silang green series. Ayan. Papakita ko lang ha. So ayan na guys, oh, 'di ba? Laki. Laki na ng isa. Hindi ko lang alam na ano kung ano yung ibig sabihin kapag itim yung ganyan. So yun siya guys, oh. Oh, blue series na blue series talaga, oh. Yun yung isa nating painakay. Dilat na pala yung mata nito, oh. Yan. Mga ano lang sila. Siguro mga possible lang na ano to, na split ino. Kasi hindi sila nag-visual. So possible kasi yung parents nila para split. So ang lalabas sa kanila is possible. So, possible na split ina 'yan. Ngayon, itong isang malaki na matik na 'to na ano, na green series. Itong isa naman blue series 'yan. So, 'di ba? Guys, ito yung nanay at tatay. Isa parehas green series na nag-anak ng blue series. Series. Ayun, oh. Oh, lulusog, guys. Ano yan, guys? 5 out of 2 na ano, na itlog. So, dalawa lang ng pisa. Guys, abangan natin sana mabuhay. Hindi ka lang makawakan eh, dahil hindi ka pa nakawak ng patoka, baka hindi na kayo nin. So, yan. Ang update dito sa ating isang pares. Balik na tayo dito sa kabila. Ito ay katok tayo. Ang itlog nito 3 out of 3. Ah, ano siya? 5
5 night log, kaso tatlo lang yung nag-curtail at ito na ang nangyari sa kanila. So palabasin muna natin yung ano. Kagabi sinilip ko to kasi yun nakahapon sinilip ko, puro silip eh. Ano, may itlo pa ngayon, nakita ko ng pisana. So ay lumabas ng magina na ng mag-asawa. Tago sila oh. Tapang yung kak dito eh. Kailang balikan ko kayo, palabasin. So, ito na guys, napalabas ko na ang ating breeder dito. Yan, yan sila. So, ayun oh, blue series din pala to. Bakit kaya naka blue series itong mga to? Yan ang mga painakay natin dito guys, puro naka blue series sila. Yung isa oh, sana hindi mag-splay legs to. Dahil yung ano niya, hawak na ako ng patoka guys, kaya pwede na natin siyang hawakan. Sana display legs. Ibig sabihin nito guys, naitanong-tanong ko na sa ating mga legit na breeder, kapag ganito daw yung green series naglabas ng blue series, ang ibig sabihin daw niyan ay isa sa mga parents nito ay nakasplit sa blue. So parehas nakasplit sa blue itong mga parents natin. Ayan. Yan, nakasplit sila sa blue, kaya naglabas sila ng blue series. Yun guys. Yan. So yun ang update natin guys. Nakita nyo, 3 out of 3. Itong nandito na itlog. So tatlo ang napisa natin itlog dyan. So yan, yan sila. Yan. 3 out of 3. Kasi ito, 2 out of 5 yung napisa. So yun yung update dito sa ating ibon. Nga guys, hindi natin nakalain na pwede pala magyari yung ganun. Yung green series na parents nagkaroon ng anak na blue series. So yun ko lang nalaman kasi bago lang din tayo sa pagbibreed ng mga ibon. Sure yan yung mga anak nila, mga possible na ano yan, na split in, possible Kino, possible Latino lines yung mga dugo nila. So hindi pa natin sila masasabing naka-split kasi walang nag-visual. So pag nagkaroon ng visual ng mga anak nila, ibig sabihin nun, sila ay legit na naka-split na. So yun guys, ang ating video ngayon. At sana may natutunan kayo dito sa series ng video natin. Ang green series biglang naglabas ng blue series na inakay. So may natutunan tayo pares-parehas. Ibig sabihin, yung mga parents ng mga naging inakay natin ay isa sa kanila o dalaw sila na nagkaroon ng linya ng blue o nakasplit sa blue line sila. So pwede palang mangyari sa mga ibon natin. So yun guys, sinare ko lang kung ano yung meron dito sa ating ibunan at sa mga susunod nating mga pangyari dito, ibibahagi ko pa rin sa inyo. Sa ngayon, yun lang muna, update ko na lang kayo guys kapag lumaki na itong mga to at nabuhay, at sana mabuhay lahat. At ngayon, kung kaya naman ano natin, pwede natin iparapol yung dalawa dyan. Kasi medyo lumalaki na rin yung pamilya natin dito. Yung pamilya natin na ito. Ito, i-stay ko lang muna to. Kasi magandang materialis siya kasi pares kak yan. Dahil nakikita ko sila na pares silang kak. Sabi natin, nag-aaway na naman, magkapatid yan. Nag-aaway sila. O yun guys, yun lang muna yung update dito sa ating ibunan. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nanonood, sa mga naka-subscribe. Ako yung lubos na nagpapasalamat, nanggaling natin sa aking puso. Maraming salamat po sa inyo at tayo sana dumami para tuloy-tuloy ang magiging pamimigay natin ng biyaya. So, hindi lang siyempre yung biyaya na tatanggap ko sa inyo sa pagsuporta nyo. So, siyempre, yung biyaya yung nagbinibigay sa ano mga ibon, share ko din sa inyo yan. So, ngayon, parlaki muna natin itong ano natin, pamilya natin, upang ma-share natin lahat. So, yun lang muna. Maraming salamat sa inyo guys. At ingat. God bless. Bye-bye.